araw-araw libo-libo sa ating mga kababayan ang dumaranas ng ganitong sitwasyon, lalo na sa kahirapan sa paghinga at sobrang mahal ng oksigen. Kaya marami sa ating kababayan ang maagang namamatay. Pero huwag mag-alala dahil nandito na ang pinakamurang paggawaan ng ating oksigen. Murang-mura at napaka-affordable sa ating mga kababayan. Ang oksigen ay susuporta po sa ating paghinga, lalo na sa mga respiratory system natin. At meron din po tayong tinatawag na industrial oxygen. Ginagamit din po ito sa mga acetylene welding at sa mga cutting. Meron din po tayong high purity oxygen para po sa mga laser cutting tulad po ginagamit ng mga semiconductors. Meron din pong klase ng nitrogen na ginagamit po para sa pag-displace ng mga oxygen para lang po sa ating mga welding processes. At nag-assist po ito sa mga gas para po doon sa mga laser cutting natin sa semiconductors. Ang mga nitrogen din po ay ginagamit para sa mga food packaging, against rancidity. At meron din po tayong mga sinatawag na light liquid nitrogen para po sa mga chillers at nag-freeze po ng ating mga food products. Meron din po tayong tinatawag na compressed air na ginagamit po sumuporta para sa ating mga infant, para ginagamit po sa mga incubators, sa mga hospitals. At siyempre, ang ating company po ay isang ISO 9001 certified. For inquiries and orders, just contact po ng ating numero nasa taas, and we will assure you that we work from the heart. Maraming salamat mga kahilti sa panonood. Magandang araw mga kahilti. Sa susunod natin na video guys ay tatalakayin na naman po natin ang isang uri ng punong kahoy na kumun po para sa ating kapaligiran. Ang kahoy na ito guys ay sobrang mabisa po para sa iba't ibang uri ng sakit. Ang pangalan ng kahoy na ito mga kahilti ay tinatawag po ng neem tree. Sino pong nakakalam sa kahoy na neem tree? At alam nyo ba kung ano po ang mga benepisyo sa kalusugan na makukuha natin sa kahoy na ito? Tunghayan po ang mga detalye pagkatapos lang po ng ating maiksing intro. Ang neem tree. Ang neem tree ay isang puno. Ang balat, dahon at buto ay ginagamit sa paggawa ng gamot. Hindi ganong madalas ang ugat, bulaklak at prutas ay ginagamit din. Ang dahon ng neem tree ay ginagamit para sa kitong, sakit sa mata, madugong ilong, bulati sa bituka, sakit sa tiyan, kawalan ng gana, ulcer sa balat, sakit sa puso at mga daluyan ng dugo or cardiovascular disease, lagnat, diabetes, sakit sa gilagid or gingivitis, at atay, mga problema. Ang mga dahon ay ginagamit din para sa mga birth control upang maging sanhi ng abortion. Ang balat ay ginagamit para sa mga malaria, ulcer sa tiyan at bituka, mga sakit sa balat, pananakit at mga lagnat. Ang bulaklak naman ay ginagamit para sa pagbabawas ng apdo, pagkontrol ng klima at paggamot ng mga bituka sa bulat. At ang prutas naman ito ay ginagamit para sa mga almoranas, bituka sa bulate, urinary tract disorder, madugong ilong, klima, sakit sa mata, diabetes, sugat at ketong. Ang mga sanga naman ito ng neem tree ay ginagamit din para sa ubo, ika, almoranas, bulati sa bituka, mababang antas ng kamot or sanhi ng ihi, diabetes. Ang mga tao sa putiko ay minsang mumunguya ng mga neem twigs sa halip na gumagamit ng toothbrush. Ngunit ito ay maaaring magdulot ng sakit. Dahil ang mga sanga ng neem tree ay madalas na kontaminado ng fungi sa loob ng 2 linggo ng pag-aani at dapat na iwasan. Ang steam, root bark at prutas ay ginagamit bilang tunic or astringent. Ang ilang mga tao ay direktang naglalagay ng mga neem tree sa balat upang gamutin ang mga kuto sa ulo, mga sakit sa balat at mga sugat at mga ulcer sa balat, at bilang isang panlaban sa lamok
at bilang isang pamparambot ng balat. Sa loob ng ari, ang NIM3 ay ginagamit para sa birth control. Ginagamit din ang NIM3 bilang isang insecticide. Paano ba ito gumagana? Ang NIM3 ay nagalaman ng mga kimikal na maaaring makatulong na bawasan ang antas na sukal sa dugo, pagalingin ang mga ulcer sa digestive tract, maiwasan ang paglilihi, pumatay ng mga bakterya at maiwasan ang pagbuo ng mga plaka sa bibig ng mga plaque. Mga paggamit at pagkatabisa. Ito ay hindi sapat naman na katibayan upang direct na mabisa talaga ito. Ito po ay para sa mga dental flak naman po, minungkahi ng mga magagang maniliksik na ang paglalagay ng neem leaf extract gel sa ngipin at gilagid 2 beses sa isang araw sa loob ng 6 na linggo ay maaaring mabawasan ang pagbuo ng mga flake o mga plaka. Maaari rin itong bawasan ang bilang ng mga bakterya sa bibig na maaaring magdulot ng mga flake. Gayunpaman, ang paggamit ng mga banlawan sa bibig na naglalaman ng mga neem extract sa loob ng 2 linggo ay hindi lumilitaw upang mabawasan ang mga flake at mga gingivitis. Ito rin po ay ginagawang insect repellent dahil iminungkahi ng mga maagang paniliksik na ang paglalagay ng katas ng ugat o dahon ng neem tree sa balat ay nakatulong sa pagtataboy ng mga itim na langaw. Gayon din, ang paglalagay ng mga neem tree oil sa balat ay tila nagpuprotekta laban sa ilang uri ng lamok. Ito rin po ay ginagamit para sa mayroong mga ulcer. Iminungkahi ng ilang mga paniliksik na ang pagkuha ng 30 to 60 na neem bark na extract 2 beses sa isang araw sa pamagitan ng bibig sa loob ng 10 linggo ay nakatulong din po para napapagaling ang mga ulcer sa tiyan at ito. Ginagamit din po ito para sa may mga sakit na psoriasis. Ang maagang paniliksik ay nagmumukahi din na ang pagkuha ng neem extract sa pamagitan ng bibig sa loob ng 12 linggo kasama ang araw-araw na paglalantad sa araw at paglalagay ng pool tar at salicylic acid cream ay nagpababa sa kalubhaan ng mga sintomas ng psoriasis sa tao. Ito rin po daw ay mabisa laban sa tagnat, sakit sa tiyan, mga kondisyon sa paghinga, malaria, mga uod, puto, o mga kondisyon o sakit sa balat. Ito rin po ay nakapagaling daw po ng ating sakit sa puso, diabetes, nagpipigil sa pagbubuntis o contraceptive o contraception. Iba pang mga kondisyon mga ka-healthy. Higit pang katibayan ang kailangan para ma-rate ang pagiging epektibo ng isang neem tree para sa paggamit ito. Ngayon po ay meron po tayong nalalaman tungkol sa kahoy na neem tree. Kaya na pong bahala ang magsaliksik. At maraming salamat po sa panonood po sa ating video nito. Ngayon po, magiging love shoutout sa lahat ng mga healthy dyan. Maraming salamat po sa panonood nyo. At sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating channel, maaari nyo pong pindutin ang pulang button dyan sa baba. I-click lang po ang bell button at isilip po ang all para ma-update po kayo sa mga bagong mga videos na i-upload para sa ating planta series na Halaman sa Puran May Pakinabang. Maraming salamat mga ka-healthy at ingat po ang lahat. May namimiss ka ba ng mga episode sa ating Halaman sa Puran May Pakinabang na planta serie? Kung ganun, pindutin nyo lang po nga ang icon na nasa taas at nanon po lahat ng mga episode ng ating planta serie. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, maaaring pong pindutin ang pulang button dyan sa baba. Pindutin po ang bell at isilik lang po ang all para ma-update ko po kayo sa lahat ng mga videos na ating mga i-upload para sa ating planta serie. Magandang araw mga kapajek at maraming salamat.